Oh, freak! Si Tirso Cruz! Tatay ko ba talaga kayo? Siya si Gustavo? As far as I'm concerned. Oh my gosh, maganda to. Ipo sa babang! Yung pinangat. Ba nila ako kilala? Mga bisita po sila ni Sir Gustavo. Visitors? They look like household help to me. Aray ko! Kiyo! It's French. For who are you? In Tagalog, sino ka? Oh my gosh! Hello guys, hello Philippines, Southeast Asia, everyone, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, as you can see, we will be reacting to this new teleserye from GMA, and it's called The Royal Blood. Okay, ang daming nag-request nito. Isa na doon si Sir Raful, and pagka si Raful talaga nagre-request, hindi ako makahindi dahil maganda ang taste niya. So tingnan natin ano meron dito. Wala akong kaide-ideya. Ang alam ko lang parang si Dingdong Dantes yata ang bida dito. Nakakatuwa na after a long time bumalik na si Dingdong sa pag-acting, and kaya pala nagpahinga siya doon sa Family Feud. So ayan, ready na ako guys. Itong video na to, ang title niya, Royal Blood, the biggest murder mystery series on primetime here is here. Okay, full trailer. Okay, maganda to. 16 minutes, guys. Okay, let's go. Ready? 1, 2, 3. Iniimbestigahan namin kayo dahil kayo ang suspect sa pagkamatay ni Gustavo Royales. Gustavo Royales, Widow's Web. May dapat sisihin si Daddy. Alam ni Dad na hindi ko magagawa yun. He knows my secrets. Yes, nagkaroon kami ng mga misunderstandings. But it's not me. Oo, naamin ko. Masama na loob ko sa kanya dahil kahit kailan hindi niya ako tinuring na anak. Pero, hindi ako pumatay sa kanya. Oh my gosh! So yung father yung namatay. Mahirap, pero masaya. Kasama ng anak ko si Lizzie. Sanggang dikit kami niyan. Lumaki kasi akong walang ama. Tapos si nanay, iniwan na rin kami. Kaya kaming dalawa na lang sa mundong ito. Nilingo ko ba kahapon? Pitsman po. Kami nga. Hindi ka rin ko kaya. Ang bagay. Mag-umulay pa ako. Nangako ko sa nanay ni Lizzie. Ang cute! Na ako nang bahala sa aming anak. Ilalabang ko to kahit anong pagsubok pa ang dumating. Hey! Hoy! Hey, stupid! Ano stupid? Kita mo palabas na ako eh! You are labas ka! Halika! Ano? Ang swapang nun na, baril ka agad. Lizzie? Tawagan kita, tawagan kita. Ano nangyayari? Sige. Oh, Lia. Ano nangyayari sa anak ko? May nakita kaming sis nung i-ultrasound namin ang anak niyo. But the sooner we operate on her, the better. 50 lang kayo ko ibigay sa dalawang yan, Apoy. Eh, kagabi si Senta, usapan natin ha. Walang budget eh. Ba't di na lang? Mangutang ka na lang sa binan mo. Subukan ko na dati yun. Di ba para sa tuition ni Lizzie? Hinihingin ka pa nito apo niya. Hanggat maaaring di ako lalapit o sabihan akong yan. Sumama ka sa akin ah. Ipagagabot kita. Hindi po pwede na walang magagalit pa si tatay. Hindi sasama sa iyong anak ko. Tatay! Pinasundan niya daw ako nung nalaman niya na may sakit si Lizzie. Dahil alam niyong didiskarte ako ng pera. Ma, lumaban naman kayo ng patas? Hindi yung nagbabayad pa kayo ng tao para gipitin lang ako. Lilakit eh. Taga-hospital ka, di ba? Hindi, napag-utusan lang ako ng tatay mo na hanapin ka, Mr. Terrazzo. Napoy, alam niya ng sitwasyon mo. Na nasunugan ka na kailangan ng anak mo maopera. Para yan sa operasyon ng anak mo. Handa siyang ibigay lahat ng kailangan mo. Makipagkita ka lang sa kanya. Sa isang iglap, ang simpleng buhay namin ni Lizzie naging komplikado. Oh, freak! Napoy, my son! Si Tirso Cruz! Tatay ko ba talaga kayo? Siya si Gustavo. As far as I'm concerned. Oh my gosh, maganda to. Pag-iimbestigahin dalawa. Madali lang yun. Siguro, in a day or two,
makukuha na natin ang resulta. Eh, paano kung hindi tayo magama? Kung hindi tayo magama, we'll go our separate ways. Thank you po, Tay. Sa akin ka nag-thank you. Di naman ako nagpo-hospital sa'yo. Pero tumupad po kayo sa promise nyo. Nandito po kayo sa tabi ko. Hindi niyo po ako iniwan. You are coming with me. Lola Gustavo! Yes, my apo. Now you can truly call me your Lolo Gustavo. 99.9. Nakadugo nga sila. I am so sorry, anak. Please give me the chance para maging tatay mo. Sobrang yaman pala ng tatay ko. Madaming businesses, kaya naman yun ang inaambisyon ng mga anak niya. Napoy, may request lang ako. Wala pa kasing nakakalam sa household ko na anak kita, so I'd like to keep it that way. I mean, just for the time being. Ayaw niyo po ba kaming ipakilala dahil mahirap lang po kami? Hindi po. Meron na kasi akong nakahandang dinner para mamayang gabi, and plano ko, doon ko i-announce sa dinner na anak ko si Napoy, katapo kita. He's our brother? He's your bastard? Sino pong mas matanda sa kanila? Sasama na mga ugali. Napoy is older than Christoph, if that's what you're asking. Kung kapatid ka nga namin, welcome home. Naging threat siya sa mga kapatid niya, sa kayamanan. Maganda to, ah. Mas malaki po yata ang tuninan kaysa sa library sa school namin. Wow! O, kumusta kayo dyan? Ako? Uy! Okay naman ako. Si Tetay. Kinakamusta ka lang? Para kang kinikiliti dyan. Ma! Ipong sa baba! Yung pinangarap ng buong pamilya. Oh my gosh! I love her actually. Dati pa sa comedy bar. Magaling siya si Tetay. Do you really accept him as our brother? Of course not. All my life, I've been the only son here. And all of a sudden, may iba pa pala? Hell no. Manugang lang ako eh. Mukhang kay Napoy pa ibibigay ni Daddy yung posisyon ko sa kumpanya. He's just a writer. He knows nothing about being the CFO of a company. Gusto kong sa'yo ipamana ang lahat ng ito. Oh, lahat damn! Ng lupa, itong bahay, pati yung kumpanya. Lagot. I need your help. With what? Dad is going to introduce Napoy to the whole damn world. The whole family, he is going to let them know that Napoy is his son. Arroyales. So how's your investigation? Mukha kong hiwalay itong recent attempt sa buhay nyo sa previous attempt, sir. Ibig sabihin, hindi lang iisa ang nagtatangka sa buhay ko. Could be possibly all of them. Ready na ba kayo sa isang magic? Oh, wow! And today, I am performing ganda ni Rabi a yan, vanishing eh. Act. Okay, dito, sa mahiwagang box na ito, ay mawawala na parang bulak ang isang tao. Nudugo. Oh my gosh! Nag-iwan sa birthday party pa ng bata. Malaking misteryo. Sino ang pwedeng gumawa nito? Oh my gosh! Grabe to! Grabe ang casting nila, no? Gagaling ng mga artista. Si Diana. Tignan mo nga naman kung gaano kalitang mundo. Si Megan Young. Dati kong kasintahan. Magiging asawa pala ng utol ko. Diana, I'm sorry, hindi kita kilala. Wow ha. Kuya, they've met my wife. Diana. It's time for you to take over. What the heck? Christoph, but a war between you and Napoy is coming. Si Christoph. Ang panganay na anak ang umaasa na siya ang magmamana ng posisyon ni Gustavo.
Siya lang ang yumakap at nag-welcome sa akin sa pamilya. Look at you. You know what? All my life, I wanted a brother. Napoy's position in the company is cemented. Why? Kung inamin mo lang na ginawa mo, I would have taken my hat off at mas bibilip pa ako sa'yo. Sana nga, mamatay ka na. Si Andrew, son-in-law, at kanang kamay ni Gustavo sa kumpanya. You'd be a maldita sister to him. At ako naman, I'll be a good brother-in-law. O diba, bagay naman sa akin yun. Oh, by the way bro, welcome to the family. Grabe, mga ipokrito. Si Beatrice, ang bunso na alam mo kung sino masta. Busy! Ba't ba makasabi sa kanila huwag silang pakalat-kalat? Mutik nyo nasagasaan ang anak ko. Hindi ka man lang ba hihingi ng tawad? Di ba nila ako kilala? Mga bisita po sila ni Sir Gustavo. Visitors? They look like household help to me. Si Tasha, siya na ang tumatayong nanay ni Lizzie. Ken, kung ba kayo mag-apply bilang bagong nanay ko? Ay, walang ganun, Bebe Lizzie. Friends lang kami ng pagdala mo. Nag-ilonggo accent siya. Di ba, Napoy? Friends? Patinga oh my God, ako, alagang-alaga niya. Ilonggo kasi at ako, si so walang yung accent niya. Ang pangalawang Gagi. Anak na madasalin. Magaling to si Rian Ramos. Sa mga ahas. Ay! Ano alaga mo yung ahas na yan? He's not just my pet, he's my son. Anak niya daw yung ahas? Uy. Paano nangyari yun? Pare ko. Kiyo. It's French. For who are you? In Tagalog, sino ka? Maganda to. Si Cleofe, ang mayordoma at katiwala ni Gustavo, lahat ata ng sikreto ng mga Leales, alam niya. Ang sweet niya namang mag-ama. Thank you, pa. Eh, kumusta naman kayo dito? Kumusta naman ang trato sa inyo ni, ano, Gustavo? Well compensated kami. Patas ang tingin sa amin ni Sir Gustavo. Pangako mo sa akin, ha? Wala kang pagsasabihan na lalong-lalo yung tatay mo tungkol dito sa sasabihin ko sa'yo, ha? Promise po. Yung si Beatrice at saka si Margaret. Naku, wala yung sinabi kay Cristo. Si Otep. Marites pala si Tia Isabel dito. Eh, paano ka naman? Benji paano yung pagiging rider mo? At di ba, yung pangarap mo magkaroon ng franchise ng motor mo to? Bahanap tayo ng rock. Sa'yo! Rocket ako sa'yo! O kaya kay Tasha. Baka pwede magwalis-walis na muna ako ng mga buhok doon. Baka pwede yun. Ikaw naman, bilanggit mo yung buhok, nakatingin ka, tapos nakatawa ka sa akin. Si Camila, ambienan kong walang ginawa kundi subukang kunin sa akin si Lizzie. Hanggang ngayon, naapoy ko pang sardinas sa hininga mo na pinapakain mo siguro sa kapupuno. Grabe naman. Ay, matapong ko rin. Grabe siya. Toothbrush kaya ako. Si Emil, ang investigador na matagal nang nagtatrabaho kay Gustavo. Hindi kaya makaapekto sa investigasyon na dilala nyo dito si Napoy? He is my son and I want to be with him. Sa pagkakilala ko sa mga anak niyo, hindi nila magugustuhan na may kapatid pala sila. Pati mga bata, damay sa gulo ng pamilya. Si Louie, anak ni Andrew, na tinanggap ni Margaret na parang tunay niyang anak. Huwag na kaya natin sama si Louie. Huwag ko ah. Alam mo naman yung magiging feeling ng daddy mo eh. Okay lang naman po ako eh. Tsaka may exam naman ako bukas so kailangan ko mag-review. Si Archie, anak ni Christoph at Diane na may autism spectrum disorder. Hey Archie, hey! Tama! Archie, come on! Come on! Come on! Come on! Parang hindi mo alam kung ano ang kondisyon niya ang anak mo. Makakabulo din mag... Bibili si Lolo ng bago para sa'yo, ha? Oh, enough na nga, don't cry na. Si Ann, Sparkle artist yung batang yun, ng mga Reales. No? Yung amo ko nga po, sarap sa kalin. Hindi lang ako laging inaabutan nun, ewan ko na lang. At ang anak kong si Lizzie, gagawin ko ang lahat
Sienna Stevens. Pero hindi siya dapat lumaki sa ganitong klaseng pamilya. Pogi po kayo dito, Tay? Dito lang? Mukhang matagal ng pogi yung tatay mo. Mag-ahit na rin po kayo, Tay. Bakit? Para mas pogi. Makatipo kasi pakinikis niyo ako sa pisngi. Hindi ako yan. Ang cute niya. Lahat ng tao sa mansyon hanggang sa mga katiwala, lahat suspect. Pati ako. Bakit ako? Hindi ako mamamatay tao. Did you kill Dad? Alam na namin tong tactic mo. Ikaw ang pumatay kay Tay. Oh my gosh! Di sana kita iniwan. Di sana kita pinabayaan mag-isa. Patawarin niyo ako. Ako ko sa iyo. Hahanapin ko kung sino gumawa sa inyo na ito. Hanapin ko pagbabayarin ko sila. Dang! Ang ganda ng story ah. Ang malakasan to, RJ Nuevas, Ken De Leon, concept yun. Liza Ramirez and si Jimuel De La Cruz. Abner and Luis, mga writers. Obet Vindiela. RJ Nuevas. Ricky Lee. Oh. Aloy Adlawan. Aya Topacio. Winnie Hollis. And... dang. Gusto kong patayin ng mga anak ko. Stay and help me. Tulungan mo akong madiskubre kung sino sa kanila ang nagbabalak na patayin ako. Kaya gagawin ko para malaman kung sino ang totoong pumatay sa tatay ko at patunayang inosente ako. Boss, pasensya na, napagutusan lang ako, boss! Ah! Sino naman ito sa'yo? Sino ko patay? Sino! Ang galing nung bigong dahantes. Parang takot sila. Freak! Ang ganda ng kwento! Oh, and of course, paggawa ng GMA tsaka yung mga, ano nila, mga tao. Pulido. Napaka-interesting nito. So, maraming salamat sa lahat ng request sa akin na i-react to. Interesado akong react to again. So, tingnan natin kung magkakaoras tayo. Let me know ha, sa baba, sa comment section kung gusto niyo ako mag-react dito. Another quality teleserye from GMA. So, thank you so much for giving us quality entertainment every single time. So, ayan, if you guys want me to react to this teleserye, just let me know in the comment section. Tingnan natin ano yung pulso ng bayan. Kung gusto niyo ba akong manood nito along with you guys. And yeah, there you go. That was my reaction. Thank you so much, guys. And I hope to see all of you in my next video. Bye.